Hello mga kimedam, kumusta po kayong lahat? Welcome to Fido Martinez Salon Hair Blog. At ngayon po nga mga kamedam, ito po masaksihan ang hair transformations for the color na ating gagawin sa ating customer na yan. Siya nga pala ang naging problema ng ating customer na yan ay gusto po niyang magpa-color ng buong-buong blonde, ngunit ang kanyang problema, ang kanyang buhok ay punong-puno po ito ng dark brown color at nagkapatong-patong na dahil nagpagawa po pala siya ng buhok sa ibang salon at kinulayan po ito ng blonde, ngunit ang kumulay lamang po ay yung bagong tubo lamang. Of course, natural lamang na hindi kukulay yan dahil mayroon pong mga dark brown yung dati niyang kulay. Ayan po yung mga ina-apply natin ngayon ng hair protector dahil nga nagpa-reband po ito ng 1 year ago, pero talagang gusto talaga niya magpakulay, ngunit blonde ang gusto niya. Kaya po sumugal po tayo dyan at iatin po iyang i-bleach ng pantay ng blonde color or level 8. Ngunit dahil nga may mga rebonded ang kanyang buhok for 1 year ago, naglagay po tayo ng hair protector kung saan mayroong dark brown at mayroon ding rebonded na issue. Ayan, nakikita nyo naman kung paano ko nilagyan ng hair protector. Talagang section by section po ito. At para po ito matproteksyon at hindi madamage, kasi napakadelikado po talaga ng mga rebonded na color pag ini-bleach ang buhok. Ayan po, nagtitimpla na po tayo ng bleaching powder. At for the informations, ang ginamit lang po natin dyan ay 9% peroxide lamang po upang sa ganun ay hindi po mag-brittle ang kanyang hair. Of course naman, ano, dahil kung gagamitin po yun ang mataas na peroxide, baka ito ay ma-damage at magkataputol-putol. At na-check ko naman yung kanyang buhok ay medyo resistance para ito, kaya talagang nilagyan natin yan. Ayan, ay in-apply na po natin kung saan yung may mga dark brown. At yan nga, talaga ingat na ingat tayo at mabilis ang ating pag-applying dahil may rebonded po yung buhok na yan. So talaga namang sa ibang salon, tatanggihan po talaga yan. Delikado talaga yan dahil pag hindi mo alam ang iyong gagawin dyan, lahat ng mga procedures at technique, ay nako naman, baka naman masunog ang buhok mo, imbes na gumanda ka, eh, tsumaka ka pa. Kaya mga kamadam, nako, dito na lang kayo pumunta sa aking salon. Dahil ako sigurado ko talaga yan, ng ganyan mga klase ng buhok ay magagawa po natin na walang damages. Nakita niyo naman, step by step po yan kung saan ko nilagyan ng hair protector kanina, ay doon ko din lang po inaplayan ng mga bleaching cream. Ayan po, kinukulayan po natin ng bleach yan, ano? Section by sections, ayan, inimulsiply po natin yan at talagang hinahagod-hagod natin yan ng maigi upang sa ganun ay pantay na pantay po ang paglapat ng gamot. Dahil kung hindi mo naman po yan igaganyan ng applications, ay magkapachi-pachi po yan at mahihirapan po tayo ma-achieve ang gusto ng customer. At pagkatapos nga mga kamadam na malagyan natin ng bleaching cream ang mga party na may mga dark brown doon sa pinakagandang gitna, ay dumako naman tayo ngayon doon sa kanyang regrowth dahil ang kanyang buhok sa lalong-lalong sa likod ay talaga namang walang color at hindi mo talaga malalaman kung ano yung nakulayan at hindi. Kaya nagpa siya akong lagyan din yung mga 2 cm o 2 inches na yan ng bleaching cream upang sa ganun ay mapumantay naman siya at hindi maiwanan niyang part na yan. At gumamit po tayo ng 12% peroxide, dahil virgin hair nga po yan, ay kanina gumamit tayo ng 9% doon sa parting may rebonded at dark brown na color na nilagay ng customer dati. Ito naman ay ibang applications na mga yan, kaya nag-double applications talaga tayo dyan. Hindi tayo pwedeng pabarti na isang applications lang at susuklay-suklay mo lang yan. Hindi. Kailangan magputol-putol talaga tayo at kailangan alamin natin kung ano yung resistance at weak part ng buhok ng customer. Kaya ayan nga po, section by section ulit, pangalawang trabaho ulit siya, naglagay ulit tayo at nag-apply tayo ng bleaching cream doon sa virgin hair na bagong tubo nga, ika nga, no? At yung dulo na yan ay sinuklay-suklay ulit natin upang sa ganun ay pumantay. Ito lang maiiwan kasi ang pangit naman kung hindi mo sa ikokontrol, baka mamaya may bewang o may guhit yung kanyang buhok kung saan lang merong
matapang na peroxide o mataas na peroxide ay doon lang kumuli ng bonggang-bongga. So ayan po, section by section, ginawa po natin yan upang sa ganun ay pantay na pantay po ito. At makalipas nga mga kamadam ng isang oras mahigit ay ito na ang naging outcome ng kanyang buhok. Ayan, na-amaze din kayo, no? Masyado na siyang pantay at kulay na na-achieve po natin yung talagang level number 8 or 9. Para sa pagkukulay, dapat nating tandaan na ang leveling ng kanyang ating mga undercoat level ay dapat ating ma-achieve upang sa ganun ay yung kulay na ipapatong natin ay kumapit at pumantay ang kulay. Kulay nito. Ayan nga po, blonde na blonde madam, talagang ma-achieve na niya ang pagiging Amerikana niyang pangarap. Guys, take note, walang kadamis damage ito ha, hindi nag-brittle ang kanyang buhok. Kahit nababad pa natin at may mga riband yung color ng hair niya. Ayan yung gitnang bahagi na yan, no? Dahil yung layan niya ng dark brown yan at na-riband yan 1 year ago. And it's time now to wash the hair. Ayan, kasi tamang-tama na yung ating undercoat level, guys. Kaya kailangan natin itong i-shampoohin na. At pagkatapos shampoohin yan, guys, ay hihilamusan po natin yan ng konting conditioner. Upang sa ganun ay talaga namang kahit pa paano ito babaytibay yung buhok niya, kasi kukulayan pa natin maya-maya yan at itutungon natin yan doon sa napiling color ni Madam, yung kanyang desired color. At ang napili naman niya, guys, is talagang light blonde. Ayan, may light blonde na may pagkakunting copper ng konti daw ang gusto ni Madam. So ayan, pinili na po natin yan. Maganda din naman yan kasi yun naman tamang-tama sa undercoat level ng kanyang bleach na hair. So ayan, pagkatapos shampoohin ni Boyet yan, yung aking assistant na talaga namang si Boyet ay dating taga Channel 5 yan, guys. Tribang trivia yan. Dati siya nag-work sa Channel 5 as makeup artist nung araw. So sa akin siya ngayon after ilang dekada. So ayan, guys, natapos ng ating mission kay Madam. Nakita nyo naman, di ba? Walang treatment yan, guys. Walang Brazilian yan. Color lang yan. At saka bleach. Naglagay lang po tayo ng ordinary treatment yan upang sa ganun ay kumintab naman yung buhok ni Madam. Kaya happy si Madam. Nako, makakauwi na daw siya na may ngiti sa labi. At excited na nga daw po siya. At irerecommend daw po niya ako sa kanyang anak at mga kumari dito sa lugar natin. Ayan, thank you so much sa iyo, Madam, sa pagtitiwala. Ha? Kailangan i-broadcast mo yan. Ang aking salon dito lang po yan sa Fido Martinez Alone at 28 Villayar Street, Colod, Nova Leches, Quezon City po lamang yan. Or mag-message lang po tayo doon sa aking Facebook page na Fido Martinez Alone at kayo po ay aking ma-accommodate po lamang yan. Maraming salamat po sa pagtitiwala niyo, Madam, at marami pa akong pwedeng i-reveal sa inyong mga buhok na mga transformations. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Fido Martinez the Hairstylist Vlogger. Ayan nga po, dahil nga dati nagbablog ako ng mga artista, ngayon sa buhok na lang po ako, since na ako naman ay talagang isang hairstylist at colorist at makeup artist. Maraming salamat po sa panonood niyo sa aking video. At sana po ay mabuhay kayong lahat ng mahabang panahon. Thank you and harimba na po.